Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Indonesia. Ang Indonesia ang pinakamalaking bansa sa Southeast Asia. Sila ang pang-apat na may pinakamalaking population sa buong mundo at karamihan ay mga Muslim. Ang Indonesia ay may halos 17,000 na isla at kilala sila sa mga tropical beaches at magagandang bulkan. Pinupuntahan ang bansa nila ng mga turista dahil sa pagkain, kayaking, diving at trekking. Marami ring tourist spot sa bansang ito na talagang dinarayo. Maging ang kanilang mga resort ay nakakamangha talaga ang ganda. Tinatayang mayroon lang 17,500 na mga OFW ang naninirahan sa Indonesia. Dahil nauso na ang social media, nagiging madali ang komunikasyon sa mga dati nating kaibigan, kapamilya at kakilala. Kaya nga po, 'di ba, madalas na rin tayo magkaroon ng mga reunion ng ating mga high school friends, elementary at college. Pero may mga kaibigan din tayo na hindi na natin nakakausap o nakikita. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa isang lalaki na nagselos dahil hindi siya iniimbitahan sa mga reunion o kung magkikita-kita ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito, nauwi ito sa isang malagim na krimen na nakita pa sa CCTV ang huling sandali ng biktima kasama ang suspect. Christian Rudolph Tubing, October 2022, Jakarta, Indonesia. Makikita sa CCTV ang dalawang magkaibigang si Christian Rudolph Tubing, 36 years old, at si Ade Yuna Rizabani alias Icha, 36 years old din, na magkasamang sumakay sa elevator. Ngunit ito na pala ang huling beses na makikita si Icha ng buhay dahil ilang oras matapos silang makita sa CCTV ay nakita ang kanyang mga labi. Nakita pa nga sa CCTV na pangisi-ngisi si Christian bago niya gawin ang krimen. Nakita din sa CCTV na bitbit niya ang napakalaking plastic bag at may dala itong trolley shopping cart. Matapos nga ang ilang oras ay nakita si Christian na lumabas mag-isa sa elevator, bitbit ang napakaraming gamit. Ang kanyang mga ngiti ay nagpapahiwatig na siya ay walang bahid ng pagsisisi at hindi nakukonsensya sa kanyang ginawa matapos niyang paslangin ang sarili niyang kaibigan. Ang pangyayari. Ayon sa investigasyon, inimbitahan ni Christian si Icha sa kanyang apartment para mag-shoot daw ng isang podcast content. Dinala ng suspect ang biktima sa inuupahan nitong kwarto sa Pramuka Apartment sa East Jakarta. Sinabi ni Christian kay Icha na ang kanilang topic na gagawin ay about kidnapping na content video. Pumasok si Christian sa kwarto na dala ang mga gamit pang video record at sinabi niya kay Icha na magpa-practice na sila para sa kanilang content. Parte ng kanilang gagawing content ay sinabihan niya si Icha na maupo sa kama. Pagkatapos ay itinali ni Christian ang mga kamay at paa nito gamit ang tali na kanilang daladala. Para mas maging kampante si Icha, inabutan niya nga ito ng gunting para gamitin daw ng biktima panggupit sa mga tali. Ilang sandali pa, kinuna na nga ng video ni Christian si Icha habang ito ay nakatali. Pagkatapos ay itinutok na ang kanyang laruang baril sa biktima. Tinanong ni Christian si Icha kung sino ang kakampihan nito. Siya o si Hardiman na kaaway niya at kinaiinisan. Si Hardiman ay kaibigan din ni Icha at Christian. Hindi daw natuwa si Christian sa sagot ni Icha at bagkos sinabihan siya ng masasamang salita. Kaya dito na sinimula ni Christian na saktan ang biktima. Matapos saktan, tinanong niya ang biktima kung magsusumbong ba siya sa mga pulis dahil sa kanyang mga ginawa. At sumagot si Icha ng, "Hindi ako magsusumbong." Pero sa halip na paniwalaan ay parang mas lalo daw nagalit si Christian at doon niya nga napatay ang biktima. Matapos maisakatuparan ang kanyang balak, ibinalot niya ang labi ni Isha sa isang itim na plastic at nilagyan niya ito ng duct tape. Pagkatapos ay kinuha ni Christian ang bangkay at isinakay ang labi ng biktima sa trolley. Nakita pa nga sa CCTV sa loob ng elevator na daladala ni Christian ang trolley at doon nakalagay pala ang bangkay ni Icha.
Tumingin pa nga si Christian sa mismong kamera ng elevator, sabay ngumiti. May nakasabay pa siyang isang tenant sa elevator at nginitian niya lang ito para hindi siya pagdudahan. Bukod doon, nakabalot ang mga labi ng biktima at may mga unan kaya hindi mukhang kaduda-duda. Nakita rin sa CCTV ang paglabas niya pa ng apartment building, tulak-tulak ang trolley. Pagtuklas sa biktima. Ang mga labi ng biktima ay natagpuan ng isang residente na nagngangalang Dian na nakaupo sa kalsada at nakita ang kahina-hinalang plastic. Nang tingnan niya daw ang loob ng plastic, nagulat siya nang makita ang isang bangkay ang laman nito. Ang nakita niya ang mga labi ay nakabalot sa itim na plastic at natatakpan ng itim na duct tape. Natagpuan ito sa ilalim ng Bekasi Kawang Kampung Melayo Toll Road nung Lunes ng gabi ng October 18, 2022. Natakot daw si Dian at agad niyang sinabi ang nakita niya sa kanyang kasamahan. Pagkatapos ay nagtungo ang dalawa sa kinaroroonan ng plastic para masigurado na labi nga ng isang tao ang kanilang nakita. Agad naman nagsumbong sa mga pulis ang dalawa nang madiskubri ang mga labi. Nang makarating ang mga pulis ay agad na kinuha ang mga labi para masuri at makuha at malaman ang pagkakilanlan. Kalaunan nga ay natukoy na ng mga pulis na ang babae ay si Ida Yuna Rizibadi or Icha. Ang biktima ay nagtatrabaho bilang isang pribadong employee at nakatira sa Pole Gabang area, East Jakarta at walang asawa. Ayon sa mga pulis, hinala nila, pinatay muna ang biktima sa ibang lugar at doon itinapon. Ang mga pulis ay agad na inimbestigahan at nangalap ng impormasyon batay sa mga pahayag ng ilang saksi at kuha ng mga CCTV footages. Imbestigasyon. Ayon sa imbestigasyon, may nakitang mga sugat sa ulo ng biktima na dulot daw ng matinding pang-aabuso na gamit ang isang matulis na bagay. Nakarating sa pamilya ng biktima ang malagim na balita. Ayon sa kapatid ng biktima na si Yori, October 17, 2022 nang tanghali nang huli niyang makausap si Icha. Sinubukan niyang tawagin ito hanggang gabi pero hindi na ito makontak. Kalaunan nga ay matapos ang masusing investigasyon, nadakip ng mga pulis ang suspect na nakita sa CCTV na nagtapo ng mga labi ng biktima. Si Christian Rudolph Tuving, 36 years old, ay napag-alaman na isang batang pastor pero hindi na aktibo nang ginawa niya ang krimen. Sa kanyang interogasyon, inamin niya na siya ay naglilingkod sa simbahan noon. Sinabi rin niya na nagtatrabaho siya bilang therapist para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Nag-aral din daw siya sa Amerika pero na-deport dahil siya ay nahuling nagtatrabaho kahit nabawal. Dahil ang visa na gamit niya lang ay isang student visa. Nang bumalik sa Indonesia, ay nagpatuloy siya ng pag-aaral ng theology sa isang paaralan at nagtapos ng taong 2015. Pag-amin niya, tatlong araw bago niya gawin ang krimen, inaral niya kung ano ang gagawin niya kay Icha nang hindi ito sisigaw at kung paanong hindi maririnig ng mga kapitbahay ang masama niyang balak. Sumubok din daw siyang mag-hire ng killer pero masyado daw mahal kaya siya na lang ang nagplanong gumawa. Ang totoong motibo at target. Ayon sa investigasyon, tatlong tao daw talaga ang target na mapaslang ni Christian. At ito ay sina Hardiman, Sinta at Icha. Pero ang pangunahing target talaga ni Christian ay si Hardiman at ito ay sinasabing naging kaklase niya noon. Pero ang mga dapat na target ng biktima ay hindi humarap sa media kaya walang pictures at interview ang mga ito. Ang tatlong nabanggit ay kanyang mga circle of friends at nasa iisang religious service community. Naging business partners sina Christian, Hardiman at dalawang iba pa. Gumawa sila ng isang negosyong nagbebenta ng mga communication tools. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng business venture ng taong 2015, nagkaroon ng pagkakaiba ng opinyon sina Christian at Hardiman. Nagkaroon sila ng alitan hinggil sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Ayon sa reports, naging magkaaway ang dalawa hanggang sa nagtanim na ng galit at sama ng loob si Christian kay Hardiman.
Lumipas ang mga araw nang lumala ang galit ni Christian kay Hardiman nang malaman niya na nagkikita pa din sina Icha, Sinta at Hardiman. Nakita niya ang mga pictures sa social media na nagse-celebrate pa din ang tatlo magkakasama ng Pasko. Nakita din niya na nagkaroon ng event si Sinta at hindi siya inimbitahan. Ayon sa suspect, maraming pagkakataon na nagkikita-kita pa rin ang tatlo at hindi siya sinasama sa mga lakad ng mga ito. At dahil doon, nasaktan ang suspect at pakiramdam niya siya ay napagtaksilan. Dahil sa mga post na nakita niya sa social media, nag-umpisa na siya magbalak ng masama laban sa tatlo niyang mga kaibigan. Ang pinakauna sana niyang bibiktimahin ay si Hardiman, pero hindi niya maimitahan ito sa kanyang apartment, maging si Sinta. Sinubukan niyang kontakin si Hardiman sa pamamagitan ng kapatid nito, maging si Sinta, pero hindi daw ito nagre-reply sa kanya. Hanggang sa makontak niya si Icha na agad itong pumayag sa kanyang plano at ang naging target. Ayon din sa suspect, si Icha daw ang pinakamadaling targetin sa tatlo. Kaya dito niya na nga ito kinontak at kunwari ay magkocollab sila para sa isang video content. Wala pang 24 oras na aresto din ng mga pulis si Christian Tubing na naabutan nila na isasanla sana ang laptop ng biktima. Sa una ay pinapsychiatrist si Christian dahil hindi man lang ito nakitaan ng kahit anong awa sa kanyang ginawa. Hinala kasi nila, posibleng may sakit daw ito sa pag-iisip at kung nagkataon ay pwedeng mapawalang sala ito. Pero kalaunan ay napatunayan na walang sakit sa pag-iisip ang suspect. Wala din kahit anong history ng mental disorder at healthy ang buong pangangatawa ni Christian. Pero napag-alaman na binubugbog ito nang siya ay bata pa na naging dahilan kaya siya ay naging magagalitin. Inamin din ni Christian na pilit niyang hininga ng pera ang biktima. Habang nakatali ang biktima, pinangakuan niyang pakakawalan ito kung itatransfer sa kanyang bank account ang lahat ng kanyang pera sa ATM. Pero hindi niya tinupad ang pangako niya sa biktima at pinatay niya ito. Bukod doon, matapos niyang mapatay ay nilimas niya ang pera sa ATM ng biktima. Halos nasa 100,000 pesos din ang perang kanyang kinuha. Hindi pa nakontento ang suspect, kinuha niya pa ang cellphone at laptop ng biktima. Pinili talaga ni Christian ang apartment na gagawa niya ng krimen at sinigurado niya daw na kokonte ang CCTV. Tinanong pa nga siya ng mga pulis bakit daw nakangiti siya sa CCTV. At sumagot lang ng suspect ng masaya siya dahil sa kanyang ginawa. Unang dinig ng kaso ni Christian ng February 2023. Kinasuhan siya ng Article 340, isang subsidiary ng Article 338 ng Criminal Code para sa premeditated murder at Criminal Code tungkol sa theft with violence. Sa ngayon ay wala pang final na hatol kay Christian pero posible siyang maharap sa bitay o kamatayan. Kung mapapatunayan nga na pinlano niya at talagang sinadya ang pagbatay sa kanyang biktima. Or pwede rin siyang parusahan ng minimum 20 years na pagkakulong habang buhay. Sa kasalukuyan, ang suspect na si Christian ay nakakulong sa Selamba Detention Center sa Central Jakarta. Hi guys! DJ Sean here! Marami pong salamat sa panonood at salamat po sa mga sumusuporta ng DJ Sean Stories. God bless everyone! Like and subscribe!